So ayan ha, good morning mga kamungkil no. Ngayong araw mga kamungkil, sa awa ng Diyos na nakapagtrabaho na tayo mga kamungkil no. Tapos na rin yung follow-up check-up natin, kaya salamat sa Diyos, walang problema. At natapos na rin natin inumin yung mga gamot natin, kaya balik trabaho na naman tayo mga kamungkil. Dahan-dahan lang muna tayo kasi hindi pa tayo masyadong gumaling, pero kailangan na magtrabaho mga kamungkil, kaya trabaho na tayo ulit. So ngayong araw mga kamungkil, yung trabaho natin, nandito ako mga kamungkil sa isang project ko dati, na dating simbahan to mga kamungkil, na ako yung nag-layout nito, ako yung nagpatayo, tapos ako yung nagbubong. Pagkatapos ng nabubungan, dumating yung pandemic, kaya pansamantalang natigil. Pagkatapos nun mga kamungkil, pwede na tayong magtrabaho. Nakahanap na naman ako ng ibang project, kaya hindi ko na ito nabalikan. Pero ngayong araw mga kamungkil, pinuntahan ako ni pastor nung isang araw, nagkausap kami, gusto niyo patrabaho yung CR dito. Kasi may mga error mga kamungkil, pero hindi natin pag-usapan yung mga error mga kamungkil. Importante maayos natin to. So, trabaho natin ngayong araw mga kamungkil, pagpapalitada at paglagay ng pusit, mga gripo dito sa CR. Pero bago ang lahat mga kamungkil, intro muna tayo. So ayan mga kamungkil no, kahapon ito yung natrabaho ko mga kamungkil sa kabilang kwarto na CR. So napalitadahan na natin, ayos na natin ayan. So sa pagpapalitada mga kamungkil, may maiabot din ako na dagdag kalam sa inyo dyan, pero hindi pa muna ngayon kasi nagmamadali tayo mga kamungkil, kasi marami tayong project na naghihintay. Bukas mga kamungkil, lilipat naman tayo ng ibang project, kasi bali dalawang araw lang patrabaho ni pastor dito. Kaya may naghihintay na isang project, kaya lilipatan natin. So yung gagawin natin ngayon mga kamungkil, lalagay tayo ng pusit dito, bali dalawang pusit. Ito sa panghilamusan niya, tapos ito sa plus niya, yung isang gripo. Bali dalawang pusit na lalagay natin dito. So ayan, yung mga kailangan natin dyan mga kamungkil, dito lang, simplihan lang mga kamungkil, para hindi masyadong magastos. Meron tayong PVC sealant, PVC sealant ba to? PVC pipe cement pala mga kamungkil. Meron din maganda nito, PVC, anong tawag doon? Nakalimutan ko na. Solvent, PVC solvent. Tapos meron tayong T elbow, meron tayong 90 degree elbow. Tsaka di medyan, blue pipe PVC. Meron tayong pusit, importante, tsaka teflon. So yan lang mga kamungkil, yung mga kakailanganin natin dito. At saka sa pagpapalitada pala mga kamungkil, kaya ko pinuntahan tong project na to ni pastor, kasi daming error mga kamungkil, ayusin natin. Unang-una ang napapansin nyo mga kamungkil pagpapalitada, yan yung resulta na gusto talagang matuto sa isang tao, pero yung kaalaman nyo mga kamungkil ay hindi pa akma dun sa kursunada ng utak niya. Kaya ito yung nangyayari mga kamungkil, masyadong hindi maganda ang kalalabasan. Kaya sa mga gustong matutong marunong maging palitada, huwag muna magkontrata habang hindi pa kaya na gawain yung pagpapalitada. Mas mainam muna o maigi na sasama muna tayo sa mga magagaling, kukuha muna tayo ng mga diskarte, at kung kaya na talaga natin sa isipan natin na gumawa ang magpapalitada, saka na tayo magkukontrata o magtrabaho ng palitada. Kaya ganito mga kamungkil, nagawa nila, hindi nagka magandang pagkagawa, kaya dubli yung gasto ni pastor dito. Kaya sikapin na lang natin mga kamungkil, maayos to. So ito yung una nilang trabaho mga kamungkil, papalitada dito. So yan, pinatiltil ko na lang mga kamungkil, kasi kung titignan yung mga kamungkil, bingi na papunta dun yung kanto, tapos itatiles to mga kamungkil, kaya kailangan ma-straight yung mga kantuhan yan. Kasi pag itatiles yung mga kamungkil tagilid, napakahirap yung tiles ng ganyan. Kaya ito pa mga kamungkil, take note mga kamungkil, yan, napapansin nyo sa taas walang palitada, sa baba meron na.
Magpapalitada tayo mga kamukil, huwag kayong mauna sa baba. Sa pagpapalitada, dito tayo lahat. Sa taas mag-uuna, pababa. Kasi yung disadvantage na makukuha natin dyan mga kamukil, sa baba tayo magpalitada, talagang hindi natin makukuha yung tuwid ng pinapalitadahan natin. Kahit na may tansi pa tayo mga kamukil, kahit may guide pa tayo. Ako magpalitada mga kamukil, wala nang guide, wala nang tansi, diretsuhan na. Kasi ma-expert na naman tayo pagdating dyan, kaya pwede na. Pero kung halimbawa baguhan ka pa lang, kailangan mo maggawa talaga ng guide. I-layout mo muna ang isang bagay bago mo trabahuin. Tsaka pinaka-importante mga kamukila, sa taas tayo. Mag-una sa pagpapalitada. So, ayan si partner ko dito. Pinatiltil ko sa kanya yung lalagyan natin ng pusit. So, maya-maya matapos na yan. Kaya... Asimbolin natin mga kamukil yung pusit natin. Maya-maya mga kamukil, tuturuan ko kayo kung paano magpalitada. So, ayan na siya mga kamukila, tapos na yung install natin na tubig, nagripo dito sa loob. So, ayan, titest na lang natin yung namaya kung may mga leaking ba o tagas bago natin takpan. Importante yan mga kamukil, pag mag-assemble kayo ng ganito, itest nyo muna, itry nyo munang palabasin lahat ng tubig dito sa pusit, tapos isara nyo kung wala bang mga leaking yung mga joint niya mga kamukil, yung mga dito. Yung mga ganyan. Kasi pag ganyan lang mga kamukil, ayan, nasimbol nyo na, nagawa nyo na, takpan nyo na yan kaagad, hindi nyo tinis, hindi nyo alam mga kamukil na may leaking pa pala dito, o kaya doon, bakbakin nyo naman ulit pag natakpan nyo na. Kaya mas mabuting hindi nyo pa natakpan, itis nyo muna. Itry nyo muna, palabasin nyo muna ng ang mga tubig.
Tadaan nyo muna yung mga tubig. Pagka okay na, wala na siyang leaking, saka nyo takpan. So, ganin din dito sa kabila, mga kamungkil. So, bali, kulang pa ng pusit na lang yung kulang. Dito kasi yung baga tutbrasan o manghilamos ka tuwing umaga. So, dito siya, mga kamungkil. So, yung supply ng tubig dyan, mga kamungkil, dito sa kabila. Kung kinuha sa likod, banda. So, yan, mga kamungkil. Dito ko siya i-symbol. So, bali, yan yung ano niya, mga kamungkil, supply niya. Papunta yan doon. So, puputulin ko dito. Tapos, ito, may lagay akong liter T dito. Dito ko siya ipapadaan. So, ganyan. Para isang hose lang nilagay ko, mga kamungkil, pakyat para buo yung pressure ng tubig na papasok dito. Dito na sila maghihiwalay, mga kamungkil. Kasi kung sa umpisa pa lang, mga kamungkil, dyan sa baba, iisa-isahin ko sila paakyat, mag-supply ng tubig dito. Sa tingin ko, mga kamungkil, parang ano, parang mahina yung supply ng tubig pagka ganun. Kaya, iniba ko na lang. Inisa ko na lang, tapos sa taas ko na siya dinibide. So, importante lang, mga kamungkil, bago tayo magtrabaho, pag-isipan muna kung anong mas maganda bago gawin. Yun yung pinakamalaga. So, tulad nangyari dito, mga kamungkil, kahit CR lang to, mga kamungkil, pero malaki naman gastos pag CR, lalo na ganito. Dalawang CR, dalawang kwarto. Ayan, ito yung trinabaho ko kahapon. Tapos yan, mga kamungkil, napapansin nyo sa baba, itatiles yan. Bali, dalawang tagpo 40, 80 cm yung kinuha natin dyan. So, yun yung level ng 80 cm. Papunta dito. Ayan. So, ganun din dito sa kabila, mga kamungkil. Ito yung unang lang trabaho. Napapansin nyo, mga kamungkil, wala. Wala talagang preparation. So, ako na nagbuhit dito, mga kamungkil. Ayan ang level ng 80 cm. So, babatak-batakan na lang yan ng ano, grinder. Pag nagtatiles ako, para may pangkakapitan yung tiles natin. Tapos dito, mga kamungkil, itong kanto na to, ito yung problema ni Pastor. Na hindi nyo mapipicture-picturean. Tapos yung engineer, gusto na makita kung ano na natapos at trabaho sa CR. Kasi may engineer na nakaano dito, mga kamungkil. Kaso lang yung nakuha niyang nagtrabaho dito, hindi gaano karunong. Kaya ganito yung nangyayari. Ayan, napapansin nyo, mga kamungkil. Wala dito na kanto, paganyan yan. Paliko-liko. Saka dito sa kabila, mga kamungkil, kung napapansin nyo sa baba, yan, nakapinishing na siya. Pero dito, mga kamungkil, kung nandito kayo sa malapitan, makapal doon, nagpa-slope na siya, pataas, panipis na dito, hanggang dito wala, wala pang finishing. Basta, mga kamungkil, pag mag-finishing kayo, huwag kayo mag-umpisa sa baba. Kasi kahit na may tansi kayo, mga kamungkil, hindi nyo matutuwid yan. Sa totoo lang, mga kamungkil, kailangan, pag palitada tayo, pisahan nyo dito sa taas talaga, pababa, pinaka-importante. Kasi ang advantage dun sa taas ay magpapalitada, umpisa, masusunod natin yung guide natin na ginagawa natin, tsaka matutuwid natin yung trabaho natin. Tsaka pagkatapos natin yung trabaho yung sa taas, wala nang dumi na malalagay dyan kasi nasa taas siya. Lahat ng dumi bagsak sa baba. So ngayon, kung sa baba yung uunahin yung mga kamungkil, pataas kayo ng pataas, habang tumaas kayo ng tumaas, yung nalalaglag ng mga pampalitadan yung halo, bumabalik dun sa baba, kaya maglilinis na naman kayo ulit sa finishing nyo sa baba. Kaya, sinasabi ko sa inyo, dapat pag nagpalitada tayo, o nagpipintura tayo, huwag mauna sa baba. Mauna lahat sa taas. Pag may gawain sa taas lahat ang uunahin bago ka sa baba. Yun yung pinaka-importante, mga kamungkil. Para yung dumi natin sa taas, hindi na malalaglag dun sa, o didikit dun sa baba. Kasi sa taas tayo naguna, pagkatapos sa taas, pababa tayo. So, pagdating natin sa baba, yung nalalaglag ng mga dumi, malilinis natin yun, saka natin papalitadahan. So, yun yung advantage dun, mga kamungkil. Kailangan sa taas talaga tayo maguna bago sa baba pag magpapalitada. So, bali kasi itong trabaho ko ngayon, mga kamungkil. Yan, kung nakikita nyo, mga kamungkil, simbahan to. Bali, ako yung gumawa nito, mga kamungkil. So, ayan, mga kamungkil, ito yung loob niya. Ako yung nag-layout nito, mga kamungkil, nagbubong. Tapos nung nabubungan ko na, nagka-pandemic. Kaya natigil tayo.
So, bali, ayan na siya mga kamungkil. Yung laki pala nito mga kamungkil, 16 meters by 7 meters, yung laki nito. So, ako yung nag-layout nito mga kamungkil, nagpatay ng mga puste, nagbubong, tapos naiwan ko itong mga kamungkil dahil sa pandemic. Pagka pwede na rin tayo magtrabaho mga kamungkil, may nakuha na naman akong ibang kontrata kaya hindi ko na ito nabalikan. Kaya si Pastor maghanap na lang ng ibang magtratrabaho dito. Pero nung bumalik ako dito mga kamungkil, itong pinto mga kamungkil yung kinulayan ko. Yan, ako yung nagkulay niyan. Tapos kasi may marami din akong project nung mga panahon na yun, kaya nakiusap si Pastor na kung pwede yung pinto lang tratrabahoin ko, kukulayan ko lang. So yun, binalikan ko to. Tapos iba na yung nagpatuloy, saka itong kesamis, iba na. So hindi ko alam mga kamukil, baka darating din ang time na ako na yung tatapos nito. So bali hindi pa natatapos nito mga kamukil, ito flooring, ita tiles, tapos ito dito sa harap, ito yung kesamis na yan. So pero nakapakyo na itong kesamis mga kamukil, kaya kailangan balikan to sa nagtrabaho nito. Iwan ko lang mga kamukil kung babalikan pa to, kasi sa tingin ko parang wala ng pera to. Kaya tingnan na natin mga kamungkil kung babalikan. Tapos dito sa gilid mga kamungkil, may design yan. Yan, nakikita nyo, umpisaan nya. Natigil lang kasi iwan ko kung bakit natigil to. May mga materialis naman, so baka may kunting problema. So paikot yan mga kamungkil, papunta dun. So bali, itong simbahan na to mga kamungkil, bago ko to ginawa, may isa pa akong simbahan ginawa. Yung unang simbahan ni Pastor doon mismo talaga sa malapit lang sa bahay ko. Yun yung pinakauna kong ginawa. Pagkatapos kong ginawa yung simbahan na yun, lumipat na naman ako dito. So bali ito si Pastor, marami pa tong project na darating, kaya iwan ko lang mga kamungkil kung medyo bakante ako. So makukuha niya ako. Tulad ngayon mga kamungkil, bakante ako. Tapos medyo sablay yung CR pagkatrabaho mga kamungkil, kaya pinuntahan ko na lang, inayos ko. So mahirap mga kamungkil na nagsusunod tayo sa ano, sa mali na pagkatrabaho, kaya tayo nahihirapan kung paano paayusin. So ayan siya mga kamungkil, yung paikot niya. So bali yan yung mga bintana niya, tagtatlong bintana bawat side, magkabilaan. Ito yung harap niya, yung pulpito niya, dyan ilalagay. So pati mga banda, dyan siguro ilalagay. So malaki ito na simbahan mga kamungkil. Tsaka may project ako hinihintay dito mga kamungkil, kay Pastor din. Bahay, dito rin ipapatayo. Bali dalawang palapag, pero puro bakal yung gagamitin dito mga kamungkil. Hanggang dyan kasi yung ano nila, nabiling lupa, hanggang dyan. So yan yung CR nila mga kamungkil. So kailangan ayusin, pagandahin, para pag-check ni engineer dito ay ano, walang problema. O pagtingin ni engineer sa picture, okay na, walang problema, maayos ang pagkagawa. Kaya pagandahin natin mga kamungkil sa abot ng makakaya natin. So yan lang mga kamungkil, maya-maya i-update ko kayo kung ano pang matapos natin. Oh,
So, ayan siya mga kamukil. Yung nilagay nating hamba. So, kasi hindi ako nag-umpisa nagtrabaho nito mga kamukil. Tsaka, iro-iro po yung pagkatrabaho. Kaya, dinaskartian na lang natin. So, ganito po yung pagkalagay ko mga kamukil. Para madali. Hinulugan ko yun dito sa kabila. Tapos, nilagyan ko ng pako. Kasi yung hulog mga kamukil, tuwid na yun. So, ibig sabihin pag tuwid, nakukuha natin yung hulog niya. So, para mas madali mga kamukil, ginawa ko siyang guide. Hinulugan ko siya, tapos ginuhitan ko pababa. Tapos, nilagyan ko ng pako. Sentro sa guhit niya. Yan. Pati dyan sa baba, meron yan. Yun, dyan natin ilalapat na lang mismo yung ano natin, hamba. Sa pintuan natin sa CR. Sa PVC door natin. So, dahil nakahulog na siya mga kamukil, okay na yun. So, i-align na lang natin mga kamukil dito sa kabila. So, nilibil ko din siya mga kamukil. Ayan. So, ayan. Kita nyo, libilado siya. Ayan. Pati dito sa taas. Ito yung importante mga kamukil. Kailangan malibil siya. Kailangan hulog. Nakahulog to na sakto mga kamukil. Pag hindi, mahihirapan tayong i- lagay itong pinto. So, ayan mga kamukil, nakikita nyo. Yung tubig nasa gitna. So, pantay siya lahat. Para baka nagtatakay kayo mga kamukil kung bakit maraming pako na nakalagay sa gilid. So, yun yung diskarte ko talaga mga kamukil. Pag PVC door, minsan kasi mga kamukil, ang daming breeze dito na ginagawa. Binibreezean to mga kamukil. Pag siksika na natin to ng halo natin dito sa gilid, pwede kasing mag-ano to, tutulak niya itong hamba natin kasi plastic lang to. Itutulak niya yan. Now ngayon, pag walang breeze yan, liliit yung hamba natin. Liliit siya kung ano size ng pinto natin, liliit siya dun kasi itutulak siya paloob ng halo natin. So pag hindi natin hinarangan yan, pwedeng paglagay natin sa pinto, hindi na siya mapasok kasi lumiliit na yung hamba natin. Kaya kailangan natin yung may pangharang. So yung ginawa ko mga kamukil, ito na lang. Total manipis lang naman ilalagay na bisagra dito mga kamukil. Ito. Ito lang yung ilalagay. Yan. So, sa pako na nilagay natin mga kamukil, kahit na itutulak niya yan, may pako din dito, may nakalagay na allowance yan. Kahit na itutulak niya pa, magkakasya na magkakasya pa rin yung pinto natin. Yan. Pababa yan mga kamukil. Puro ng pako yan. So yan. Nakikita nyo. Yan yung discard yung mga kamukil para hindi na kayo mahirapang mag- breeze, mag-breeze ng breeze, mag-breeze ng marami. So, minsan kasi mga kamukil, pag ganito, ang daming breeze na nakikita ko. Kaya, yun yung sinasabi ko mga kamukil, bago natin tirahin, bago natin umpisan, pag-isipan muna natin, planuhan muna natin kung anong pinakamas mamadali. So, yan. Lagay na tayo ng buhos mga kamukil. So, ayan na mga kamukil, yung pintuan na nilagay natin. Tsaka, nakapag-finishing pa tayo. Ayan. Tapos, yung gripo na sinit up natin mga kamukil, yung pusit, ayan. Hindi ko muna siya tinakpan. Kasi, hindi, walang ano sa tubig ngayon mga kamukil.
wala pang supply ng tubig, kaya hindi pwedeng takpan kasi hindi pa natin malalaman kung may leaking ba o tagas yung mga joint na yan. Kaya sa susunod na lang yan, pagbabalik natin dito, pag matis na natin yan, wala ng tagas, saka natin takpan. So yan yung natapos natin ngayon mga kamugil, no? Pagsisit up ng gripo ng tubig, saka nakapagpinising tayo dito ang konti, yan. So papuntang baba yan, tapos nalagay natin yung hamba, yung pintuan. So yung ganitong klaseng pagkalagay ng hamba mga kamungkil, bakit nagtataka, hindi ko tinalis yung pinto kasi wala pa siyang bubong mga kamungkil. Pwede pa tayong umakyat doon, lumabas. Pero pag meron ng bubong mga kamungkil, tapos ilalagay niyo yung pinto o hamba, tanggalin talaga itong pinto mga kamungkil. Yung hamba lang talaga yung ilalagay nyo. So pag walang mga bubong mga kamungkil, ito yung ginagawa ko, hindi ko na tinatanggal yung pintuan. So pag tigas niyan bukas mga kamungkil, pwede na nating i-fix si pintuan. So yan lang mga kamungkil, no, ang ipaabot ni Mungkil ngayong araw. So sa lahat pala ng mga bago pa sa akin channel, huwag kalimutang mag-subscribe, i-click ang video, i-like ang video pag nagustuhan. Pindutin na rin ang notification bell na makikita sa inyo cellphone screen para pag may bagong video i-upload si Mungkil, kayo po ang unang ma-update. So sa susunod mga kamungkil, ito yung gagawin natin. Papalitadahan natin to, tapos bubungan. Tapos magta-tiles tayo mga kamungkil diyan sa baba. So once again, Mungkil and the vlog.